Lumabas na ang mga spoilers ng pinaka-inaabangan nating Kabanata 95. Base sa mga panel na naibahagi, tila may dalawang panig na mapapaiyak sa labanan, ang tanong, ano na nga ba ang nangyari? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 95 Spoilers. Sa eksenang ito, matapos tamaan ang hindi nakikitang sword slash, mukhang bumagsak na si Soji Okita. Matatandaan na sa Kabanata 94, mabilis na naputol ni Susanoo ang mga buto sa braso at binti ng sword demon. Ngayon, sa kabila ng matinding pinsala, gumagapang pa rin si Soji papalapit sa sword god, handang lumaban. Ngunit habang lumalapit, hindi niya napigil ang mapaluha, marahil inaalala ang kanyang nakaraan, ang mga alaala kasama ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang tumayong ama, si Isami Kondo. Sa eksenang ito, parehong nakangiti sina Soji at Susanoo, handang harapin ang huling sandali. Gamit ang natitirang lakas, sumugod si Soji patungo kay Susanoo, tila lumilipad kahit iisa na lamang ang kanyang pakpak. Sa kabilang banda, hindi na kinaya ni Todo ang kalungkutan at napaluha habang pinapanood ang kanyang kaibigan sa arena. Pati ang kapatid ni Susanoo na si Tsukuyomi ay hindi rin napigilan ang kanyang damdamin at lumuha sa kinalabasan ng laban. Sa huling panel ng spoilers, ipinakita ang unti-unting pagdurog ng katawan ni Susanoo. Kahit mamamatay na ang mismong sword god, wala itong pagsisisi sa kanyang mukha at mukhang kontento siya sa resulta ng laban. Sa ngayon, hindi pa natin matiyak kung si Okita Soji ba ang nagwagi o naging tabla ang laban, dahil ito pa lamang ang nailabas na spoilers, pero huwag kayong mag-alala, ilang araw na lang at lalabas na ang English translation, at malalaman na natin ang eksaktong kinalabasan ng laban. Sa kabilang banda, tumungo naman tayo sa bakbakan ng mga Diyos sa Apocalypse of the Gods. Makikita si Cuchulainn na nagbibigay ng nakakatakot na tingin sa mag-aamang Greek gods at hindi maipinta ang mukha ni Ares, tila kinilabutan ang God of War. Sa sumunod na panel, makikita ang Lupaypay na demigod, kasama ang kanyang Gable. Ngunit ilang saglit lamang matapos gumaling ang kanyang mga sugat, mabilis siyang nakabangon na parang nothing happened. Sa kabanatang ito, ipakikilala rin si Prometheus, isa sa pinakamalakas na Diyos mula sa Greek pantheon. Mukhang handa na siyang balasahin si Sun Wukong, o baka baligtad, baka siya ang galpihin ni Sun Wukong. Ang kanyang pananamit ay hindi maipagkakailang nahahawig kay Zeus, napakaangas. Isasama ko na rin ito, ngunit isang paalala lang po, kung ayaw mo ng spoilers para sa Shinsengumi Requiem, mas mabuting huwag mo nang ipagpatuloy ang panunood. Para sa mga naiwan at nagnanais malaman ng iba pang detalye, narito pa ang ilang impormasyon. Ang eksenang ito sa Kabanata 95 ang huling kabanata ng Shinsengumi Requiem, kung saan ipapakita ang muling pagtatagpo ng mga matatanda na sina Shinpachi, Nagakura at Hajime Saito. Bukod dito, kasama rin sa kabanata ang mahal ni Hijikata, walang iba kundi si Koto, pati na ang kanilang anak na babae. Sa huling yugto ng Shinsengumi, mapapansin na wala si Hijikata sa kinaroroonan ng mga kaluluwa ni Soji at iba pang kasamahan nila na pumanaw na. Ang dahilan, nagpakita lang si Hijikata sa kanyang mga kaibigan na sina Shinpachi, Nagakura at Hajime Saito, na ngayon ay matatanda na. Maaring hindi nyo napapansin, pero nandyan rin ang mga kaluluwa ni Soji at iba pa. Hindi lang iyan ang kapanapanabik sapagkat, nakita rin siya ng kanyang apo na si Ichikawa. Kung papaano nila ito na isakatuparan ay malamang sinamahan sila ng isa sa mga Valkyrie upang pansamantalang makabalik sa Midgard o sa madaling sabi sa mundo ng mga buhay. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina. Sa bawat bahina, sinjan, posisyon kasisayan, sa kanyang tangan, mga moto, ikaw ang kapay, sa laban ng Diyos sa tao, tagumpay ang taglay. Ang kanyang tilig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Nangangoto, nag-aapoy sa diwa, naglalatala ng kwento ng bawat isa. Sa Ragnarok, siya'y dagdapag sa laysay, sa laban ng mortal at Diyos ang